Kingdom greetings from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. This is Elvie, God's pastor and ambassador from the Kingdom of God. This is Kingdom News. Trumpet of Judgment, ang pakakak ng kahatulan. In Revelation, at umihip ang ikalimang anghel, at nakita kong isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balo ng kalaliman at naipailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok na isang malaking lutoang bakal at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Ang mga balang na ito ay mga demonical locusts na merong limitadong pagpananakit sa mga tao at sinabi sa kanila na huwag ipahamak o isaktan ang damo sa lupa ni ang anumang bagay na sariwa ni ang anumang punong kahoy kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ito ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos na tinanggap ang hari ng kaluwalhatian. Ilalarawan ko sa inyo ang mga balang na ito. Ang mga balang na ito ay ang mga anghel, ang mga demonyo ng kamatayan, ang mga anghel ng kamatayan. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila ay may mga buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng mga ugong ng mga karo at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng mga salakdan at mga tibo. At sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak o saktan ang mga tao ng 5 buwan. Ang mga tumanggap ng tibo ay ang mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang mga balang na ito ay mula sa lupa. Ito ay Kingdom News. Ang mga balang na ito ay mula sa lupa. Ang mga balang na ito ay mula sa lupa. This is Kingdom News mula sa kaharian ng langit. Ang mga balang na ito ay mula sa lupa. Basahin ninyo sa inyong mga sarili. Ang Revelation chapter 9 ay sinihayag ang mga balang na ito na mula sa lupa. At ito ay nagbigay na nakit sa mga tumanggap ng mga mark of the beast o tatak ng hayop. Ang mga tumanggap ng mga tatak ng hayop ang binigyan ng tibo ng alakdan. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong na handa sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may mga buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng mga ugong ng mga karo. At ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pakigbagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan. At mga tibo. At sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan upang saktan ang mga tao ng 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kamatayan. Ang mga balang ay nagmula sa lupa. Ang 5th anghel ay umihip. Ito ang Kingdom News mula sa kaharian ng langit. Mula sa Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. Ang pahayag o revelation ay ipinahahayag na ang tatak ay tungkol sa magaganap, sa darating na magaganap. Ang pakakak ay humihip. Ang pakakak ng kahatulan. This is Kingdom News from the Kingdom of Heaven.